yan, ito na naman tayo kasi papanood ko naman yung si Mr. Dugo na kung iisipin mo nagngangawa parang aso lang eh, tahol lang tahol, wala sa sarili eh, anak ng pato. Sinabi na nga na walang overprice, ngaw-ngaw pa rin na ngaw-ngaw. Pero gusto talagang babahiran talaga sa Pangulong Duterte ng kadumi-dumi. Nako po, bira mo na mga didiis. Go to 2022. Talaga Duterte pa rin. Kasi sa totoo lang, kung hindi si Duterte, ang si Pangulong Duterte ang naging pangulo, yung mga plano ng dating nakaupo na si Marcos, Presidente Marcos, hindi mangyayari yon. Pero sa dami-daming umupo mula pag-upo ni Kore, ang nangyayari zero eh, walang nangyayari doon. Lahat yon ang inaasahan ng mga tao na nandoon na yung ano, walang nangyayari, lahat nabulok, lahat eh nabulok. Pero nung umupo si Pangulong Duterte, usang gala sa anim, isang mahabang tulay sa Lapu-Lapu to Cordobaling, patapos na, malapit na magagamit. Tapos eh didiktikan din didiktikin ito talaga si Dugo-Dugo eh, ito si Mr. Senador Gordon eh, gusto lang magpapabango eh, tagal-tagal nyo na sa ano, yung mga matatagal eh, shout out pala sa mga matatagal na nasa gobyerno. Anong nagawa nyo? Ako po, patawarin kayo. At eh, huwag nyo naman sabihin na hindi nyo alam yung panukala ni Pangulong Marcos natin. Na yan ang may pinapatuloy yung ginawa ngayon eh. Yan ang plano ng kasalukuyan dating Ferdinand ni Marcos. Pero hindi nangyari kasi ang pumalit pa naman eh, hindi mo malalaman kung ano pa talagang pakay sa buhay. Hanggang nagdagdagan ng kung ano-anong pinaggagawa sa bayan. Na dati ha, ito ha, pag pumaparada ka dati sa mga public tapat ng mga publishment, libre. Pero nung naupo yung mga binay, ang pinakamalaking tanong ngayon, haluin na natin ito kasi ito napapanahon ito eh. Ang nalaking tanong ngayon, yung gagawin yung mga kalye na yan, nung gagawin yan, matik ang nung ginawa yan eh, galing sa yung mga nagbubuhis, yun ang ginamit na pera para magawa yung mga kalye na yan at saka yung mga sidewalk na yan. Pero nakapagtataka, lalo sa Makati ngayon, pumarada ka, magbayad ka. Pero pusang gala, di ba panluloko yun? Siningil na ang taong bayan ng buhis para doon sa project na yan, pati sa Maynila. Ah, dahil si Binay at saka si Irap, magkakumpare. Siyempre, natural mag-uusap ng mga piniste. Imong buhaton. Pero ang pangutana, bila kalibo o ilang libo ang papasok sa loob ng isang araw at sino nag-audit? Meron ba? Wala naman eh. O, di ba? Eh, malawak yung pag-iisip ang gagamitin dyan, maintindihan mo. Ang katunayan nga, ginagawa ng hanap buhay ng iba niyan eh, mga chairman, mga yung sinasabi ni si ED. O, meron pa akong napapanood na video, yung truck na pumaparada sa kabila, single 50, pagdating na 350. Tanong, yun ba papuntang kay ED? Anak ng pato talaga o. Oh. Eh, wag naman sana lukuhin yung mga taong bayan. Eh, sila nang naglalagay sa inyo. Eh, doon na nga kayo nagkaroon ng kita. Ginamit nyo na nga para sa protection sa pangsarili nyo, para sa negosyo nyo, tapos linuloko nyo pa yung taong bayan. Naku pa naman, Mariano Caingo, talagang maawa naman kayo. Tingnan mo ngayon, dinat na ni Mayor Isko na gano'n, nagbabayad yung tao. Wala, hindi na basa-basa na na gagalaw, di ba? Pero tanong, sino ang naglagay niya? Sino nagtanim? Oh. Di ba? Yung magkumpare.
halos sa buong Pilipinas ata Makati lang at saka ano at saka Maynila ang naiiba, parang nasa ibang bansa, ibang planeta. Ang galing, tapos ang masakit pa. Kagaya nito, ito experience ko to ha. Kasama ko yung misis ko, nag-withdraw yung misis ko sa ATM sa May KP Tower, doon ano, sa May KP Tower. Tumabi ako, ang gusto pa ng mga ugag, singilin ako. Singilin ako, ayaw ko magbayad kasi hindi naman ako tatagal doon. Antay ko lang yung asawa ko na lalabas ng ATM masin. Nagalit, bawal daw, adak ng pato naman. Nako po, ginawa nyo naman akong bobo. Wala akong pinag-aralan, certified walang pinag-aralan, pero ang utak nito pusa. Siguro kumuha kayo ng yung alanganing nagka-college, yung alanganin, yung utak eh, ano, yung tikwang-tikwang, hindi ubra sa akin. Yan ang masasabi ko. Bakit? Yung trabaho ng engineer ginagawa ko. Ha? Trabaho ng gumagawa ng makina ginagawa ko. Wala akong pinag-aralan. Pinagmamalaki ko yan. Certified, walang pinag-aralan. Bakit? Pero hindi ako lahi ng bubo. Ang katunayan, lahi lang naman ako ng may ginto sa utak. Oh, bakit? Yung mga chewing ko, mga professional sa lahat. Baka na matatanong nyo, bakit ako hindi ako nag-aaral? Bakit paano ako makapag-aaral? Nahiya na ako eh. Kasi, 6 na taon pa lang ako, namatay na yung mama ko. Hindi natambay ako. Nung mag-aaral ako, malaki pa ako doon sa teacher. Tanda nyo ba yung sinasabing bully? Na kung anong sinasabi sa'yo. Siyempre, nahiya na ako. Hindi ako nag-aaral. Kahit gustong-gusto ako pag-aaralin ng lula ko, yung lula naming, bagamat hindi ko siya na pinanggalingan ang dugo ko, yung lulo ko na lang, na asawa niya, kasi namaya pa yung unang asawa ng lulo ko. Pero, kung sa kabaitan lang din naman, ano doon, mabait yung lulo ko. Ganon ang takbo ng history ng buhay ko, kaya hindi ko nakapag-aaral. Ngayon, balik tayo. Matagal na linuloko yung tao ng mga politiko. Yung kapanahonan dati, hindi pa open yung mundo, wala pang social media, madali na uuto kasi gagamitan nga naman ng balita, yun lang kung ano nang nakarating sa bahay, doon tayo naniniwala. Pero sa ngayon, open na yung ano, kaya sa ngayon, magbago na kayo. Kasi hindi kayo makakalusot, takot po, maniwala. Hindi kayo makalusot. Kung walang Bisaya na sinasabing hindi disente, palamura. Yan na bang nakita naman, mayroon ba daw presidente na hindi daw kagalang, ano, parang hindi kagalang-galang ang pagka-term ata noon? Wow naman. Kayo kagalang-galang, disente, anong nagawa nyo? Nako, dapat gayahin nyo na lang yung may pananakot daw. Hindi nananakot yan. Pagka Bisaya, pag napuno, matik yan, sigurado talaga yan. Kaya nakikita ko dyan sa mga nakaupo dyan . Kahit yan si Senator Bongo, ang daming ginawa niyan. Sa ibang vlog ko, nababanggit ko na yan. Yung mga nagpipila-pila sa gitna ng, ano, ng Senado, pag tinanong mo, saan ang punta nyo? Hingi kami ng tulong kay Senator Bongo. Wow! Bakit hindi sinabi, hingi kami ng tulong kay Senador Gordon? Ang tagal nyo na. Ang tagal nyo na sa ano. Hindi kayo nababanggit ng mga taong nangingi ng tulong. Bakit kung ilan sino yung mga bago, yun pa ang nakakatulong. Diba? Si Senador Bato. Ha? Hindi nga na ano, nakikita ko doon sa ano, bakit hindi daw tinututukan. Hoy, Gunggong. Si Senador Bato, napapanood ko yan sa yung mga ano, may tinutulungan, sekreto pag tumulong, kumbaga yung suntok ba talagang baon. Talagang ang tulong talagang sigurado. Ganon. At saka rekta sa tao. Ganon. Baka hindi nyo alam. Dapat ganon . Kung ang tao nakakagawa ng mali, huwag natin siya tingnan sa mali. Tingnan natin yung malawak na nagagawa. Ganon ang pag-iisip ng may utak. Pero ang nakikita mo, gumawa kang mali, tapos gumawa ka ng malaking mabuti, ang tingnan mo yung mali,
Ganun ba yun? Nako. Huwag ganun. Huwag ganun. Sa susunod na video, may lalabas ako sa sunod na vlog natin. Kasi, yung ito naman sinasabi ni Manny Pacquiao, kung lang eh, yung mga sinasabi ni Manny Pacquiao, okay yan eh, pagpakinggan mo. Kaya lang ang problema, paano mo ipapatupad? Diba? Yun ang masaklap doon eh. Paano mo ba mapapatupad yung ano na yun? Hindi mo talagang mapanghawakan na magagawa. Kasi unang-una, yung attorney nga, tinatakot pa. Gaano ka naman kaya? Diba? Diba, senador? Ang gawin mo na lang, tumulong ng tumulong. Bukas makalawa, ang tao magdadala sa'yo. Kaya hanggang dito lang muna yung vlog natin. Eh, ang masasabi ko lang, 2022, 2030 pa rin ang iboboto natin. Doon tayo sa may alam, hindi kayang takutin, may puso ng pagkatao para sa bayan. Basta para sa ikararami, doon tayo. Hanggang dito na lang, mga kaibigan o mga kabisaya ko dyan. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye!